Okay, and C. Okay. Dalawa na lang. Okay. Now, covet na. Okay? Sa Bible, mayroong isang kwento, no? Sa 2 Kings chapter 5, ito yung kwento ni Elisha, ni Naaman, okay? Si Naaman, okay? Si Naaman, na siya ay commander ng Syrian army at siya din ay isang leper. Okay, doon, basahin nyo na lang pag-uwi nyo sa bahay. Meron siyang sa kanilang pag-conquer, sa pag-away nila sa Israel, na si Naaman, nakapagdala siya ng isang bihag na Israelita. Okay, si Roda. Okay, at ito pong si Naaman, siya po ay leper, siya ay very influential, very makapangyarihan sa kanilang bansa. Pero meron siyang ketong, no? Tapos sabi nung kanyang maidservant, no? Sabi niya, bakit hindi ka pumunta sa Israel? Meron kaming propeta, kaya kanyang pagalingin. Okay? Pag desperado ka na, kahit kaaway mo, pupuntahan mo. Okay? At ito po yung ginawa ni Naaman. Okay? Nagpunta po siya sa Israel. Actually, yung hari, kasi nga malapit siya sa hari, sumulat yung hari, dinala dun sa hari ng Israel at sinabi, pinapadala ko sa inyo yung servant ko na si Naaman, pagalingin mo siya. Nagalit yung hari ng Israel, sabi niya, naghahanap ng away ito eh. Ay, ganun, Diyos ba, kung kaya ko bang magpagaling, no? At, parang na-trigger siya. No? Nung malaman niya ni Elisha, sabi ni Elisha, huwag kang matakot, papuntahin mo sa akin. Okay? Kaya lang, nung pumunta si Naaman kay Elisha, akala niya, mayroon siyang grand welcome. Kasi syempre nga naman, general siya at siya ay makapangyarihan. Sabi lang ni Elisha, nung dumating siya, sinubo niya si Gehazi, yung kanyang servant. Sabi niya, sabi mo sa kanya, pumunta siya sa River Jordan, mag-dip siya ng 7 beses dun sa river. Okay? Kaya nung sinabi yun ni Gehazi, nagalit nung general. Sabi niya, bakit? Napakadumi yung river nila, mas maraming magagandang river dun sa amin. Bakit ako dyan maglulubog? Nasabi nung kanyang aide, eh sir, total, may ketong ka naman, mas marumi. Hindi na ba ka na napakaalap eh. Siyempre, komentaryo ko na yun. Ano? Eh sir, mas marumi naman yung katawan mo kaysa dun sa river ng Jordan. Palagay ko, walang pagkakaiba yun. Sige na, lumubog ka na, malay natin, gumaling ka. So habang siya lumulubog, galit na galit siya kasi bakit sa maruming tubig lang pardon siya pinulubog. Pero habang lumulubog siya ganon, okay, maya-maya nakikita niya, 5, 6, pag 7, wow! Yung kanyang balat parang baby skin, mamula-mula, pinkish, no? Eh matanda na siya, so na-amaze siya. So ang ginawa niya, imbis na umuwi na siya sa Samaria, bumalik siya para magpasalamat kay Elisha, no? At ibigay yung mga regalong dala-dala nila, ang dami nilang dala. Sabi lang ni Elisha, hindi naman niya hinaharap talaga yung commander. Sabi niya lang uli kay Gehazi, sabi mo sa kanya, magaling na siya, okay na yun, hindi ko kailangan regalo niya, umuwi na sila. Okay, of course, basahin nyo. Sorry, iba naman version mo. Eh, basahin nyo nga. Para pag nagpakwento si Kuya Alex uli sa batch 1. Okay, tell your story in 3 words. Connect. Kaya nyo na ikwento. Kuya Alex, sa susunod kwento ni Gehazi, ha? Okay, now, 2 Kings chapter 5 tayo. No, so, umuwi na siya. Kasi ayaw siyang harapin ni Elisha. Kaya lang itong si Gehazi, kanyang servant, sabi niya, bakit kaya yung amo ko ayaw kuhanin yung mga regalo? Eh, napakarami, no? Gold, silver, mga fine linen and everything. Sabi niya, swerte naman yun, wala man lang ibinayad kahit konti. Ginawa niya, inabol niya. At kung makita nung servant, sabi nung servant dun sa kanyang general, sir, may umahabol. Sabi niya, sige, huminto ka. Tapos pagpunta ni Gehazi, sabi niya, eh, sir, eh, alam mo, kailangan talaga yung ano eh, kahit po konti lang, 150 ano, pieces of silver, ganyan, and 3 change of clothes. Kasi yung mga propeta, wala nang maisuot. Kaya kailangan talaga namin yan. So sabi nga nung ninema, kunin mong lahat. Eh, binibigay ko nga yan, ayaw lang ng amo mo eh. Hindi, konti lang, ito lang. So binigay sa kanya.
Tapos, umuwi na siya. Tapos, itinago niya lahat ng kanyang nakuha sa kanyang tent. Tapos, pumunta na siya kay Elisha. Sabi ni Elisha, saan ka galing? Sabi niya, wala lang. Parang alam natin na sagot yung mga anak natin pag tinatang mo sa kagaling. Wala lang. Diyan-diyan lang. Okay. At sabi ni Elisha sa kanya, hindi mo ba alam nakasama mo yung spirito ko? Hindi mo ba alam masama mo yung spirito ko? At sabi niya ganun, parang sinasabi ni Elisha sa kanya, alam ko at nakita ko ang lahat. Sabi niya, yung leprosy na nakay Naaman, sa'yo na. Yes, and in that word, no, he became leprous. Alam niyo po, Gehazi got what he wanted, which is the silver, the gold, and the change of clothes. But he lost that which is important. Una yung relasyon niya kay Elisha. Pangalawa, yung pinakamahalaga, which is health. Di ba sinasabi natin yan? Health is wealth. Kahit gaano maraming pera mo, pagka ikaw ay tinamahan ng sakit, bye-bye yan. Goodbye yan. Okay? And that is what covetousness can bring to us. No? Yan po yung pwedeng sa puso mo, gustong-gusto mo na isang bagay. Alam niyo mga kapatid, no? Sabi na balalaksulatan, you shall not covet. That is, ano yung covet? Selfishly desire and attempt to acquire. Okay? Sabi ganon, your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. Ibig na sabihin ng Panginoon dito, lahat ng hindi sa'yo, huwag mong gugustuhin ang kinin. Because it is very important to have a heart that is right. Kaya nga, dapat yung puso natin nakapasakop sa Panginoon. Kaya sabi ng Deuteronomy 7:25, you shall burn the carved and sculpted images of their gods in the fire. You shall not covet the silver or gold that is on them, nor take it for yourself so that you will not be ensnared by it. Okay, ano po yung snare? It is a deadly trap, or it is an abomination. It is repulsive to the Lord. No? Hindi daw po yan kinalulugdan ng Panginoon.